kami ay naniniwala sa inyo dahil kayo ay makapangyarihan, kayo po ang mahabagin, mapagmahal na Diyos. Wala kaming ipagyayabang sa inyo, kundi yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Salamat dahil binigay niyo ang inyong nag-iisang bugtong na anak para bayaran ang aming mga kasalanan at maging karapat-dapat sa inyong paningin. Sa oras na ito, Panginoon, inihiling Panginoon namin ang iyong karunungan, ang iyong presensya sa oras na ito. Samahan niyo kami sa aming munting pag-aaral, sa aming pakikinig ng iyong salita. We pray, Panginoon, na gamitin niyo ako sa oras na ito na magbigay, Panginoon, ng iyong, nagmagbibigay sa inyo, sa kanila, Panginoon, ng mensahe niyo. Nawa, Panginoon, ay mabigkas ko lahat, Panginoon, ng mga mensaheng pinarating niyo sa akin, sa aming aking pag-aaral. Nawa, Panginoon, ay maintindihan nila with clarity, Panginoon, at ganoon din, Panginoon, ay tatarak sa kanilang mga puso at magbabago sa kanilang mga buhay, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, ng iyong salita ay buhay na magpakailanman, Panginoon. Kaya, Panginoon, ay naniniwala kami sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas namin yung panala, ang si Pastor Angelo, si Ate Amor, Panginoon, na pag-uwi nila we pray for traveling mercy, Panginoon, sa Tuesday, nawa, Panginoon, ay mahuwi sila, Panginoon, ng safe and sound. Ganon din, Panginoon, we pray, Panginoon, sa mga kapatiran na wala dito sa oras na ito, nawa, Panginoon, ay sa susunod ng mga Lord's Day na makasama namin sila. We pray, Panginoon, sa kay Nanay Claire, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, recovery sa kanya. Ganon din, Panginoon, kay Sister Roberta, Panginoon, maging safe sila, Panginoon, ni Baby Lawrence, Panginoon, nawa, Panginoon, ay makasama namin sila sa susunod na mga panambahan, Panginoon. Ingatan niyo sila, Panginoon, ang mga anak niyo, Panginoon. Salamat po, lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ang aking titulo, tinanong ako ni Brother Evan kanina kung ano na ba to. Ang tawag niya doon, sabi ni Brother Evan, standard na ba to na English sa umaga tapos tanghali, Tagalog sa tanghali. hindi po talaga ganun. Sinadya ko lang na Tagalog ang aking titulo. Ang titulo ng aking sermon ngayon ay ang pagsisiwalat ng Diyos sa kanyang sarili. Hinihiling ko po ang tayong lahat ay tumayo at basahin natin ng sermon text natin. Makikita po natin dito sa Exodus 34, verse 5 to 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ito po ang salita ng Diyos. The Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children, to the third and the fourth generation. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Pwede na po tayong umupo. Ang Eksodo o nangangahulugang paglabas o paglisan ay isa sa pangalawang pangunahing libro ng mga Hudyo o tinatawag nilang Torah. At si Moises ang pangunahin na nagsulat ng Exodus kasama ang apat na libro, which is the Genesis, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, o ay tinatawag nating the Book of Pentateuch. Bagaman, ang ilang mga detalyeng na ito, itong libro na tinatawag ng mga Hudyo na Torah, ay merong isang chapter na hindi sinulat si Moises dito.
which is yung Deuteronomy 34. At base sa pag-aaral ng mga scholar, itong Deuteronomy 34 ay hindi mismo si Moises ang nagdadala, kundi isa sa mga propeta, which is si Joshua, Eleazar, Samuel at Ezra. Ngunit base sa mga datos ng mga theologian at scholar, ang Deuteronomy 34 ay lamang na datos na nagsulat ay si Joshua at si Prophet Samuel. Walang pinagkasunduan ng mga scholar sa tama o eksaktong petsa kung kailan naganap ang pangyayari ng Exodus o yung paglisan ng mga Israelita sa bansang Ehipto. Ngunit may isang karaniwan pananaw ay naganap ang Exodus noong 1446 BC. Ito ay batay sa kalkulasyon ng 480 years mula sa paglisan ng Israel mula sa Ehipto hanggang sa ika-apat na taon ng paghahari ni Solomon, which is 1966 BC. Ito ay makikita natin sa mga unang hari. Ito yung mga libro ng mga hari. Ganun pa man, dahil inilarawan ng Exodus 1:1 at dito bumasi ang mga scholar na ang mga scholar ay minungkahi nito na ang Exodus ay naganap noong panahon ng Pharaoh na si Ramses o yung paghahari ni Ramses II sa Ehipto noong 1260 BC. Ito rin ay makikita natin sa mga sa libro ng unang hari. Ang pangunahing tema ng Exodus ay pagligtas ng Diyos sa bansang Israel sa kamay ng bansang Ehipto at katuparan ng mga pangako nito sa mga patriarka. Ang tagumpay ng Exodus ay dapat ibigay sa kapangyarihan at layunin ng Diyos na nagpapaalala sa kanila ng mga pangako, pagpaparusa sa kasalanan at pagpapatawad sa nagsisisi. Itinatampok ng libro ng Exodus ang katapatan at pagiging rebelde ng mga Israelita sa kabila ng kabutihan ng Diyos. At ang Book of Exodus ay naglalaman ng mga pangako ng tipan, pangako sa tagapamagitan na ginamit si Moises, pangako sa kanyang presensya, at ito ang ating pag-uusapan. Sabi sa Exodus 6:2, verse 8, God also said to Moses, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. But by the name of the Lord, I did not make myself fully known to them. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, where they resided as foreigners. Moreover, I have heard the groaning of the Israelites, whom the Egyptians are enslaving, and I have remembered my covenant. Therefore, says the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out of the under the yoke of Egyptian. I will free you from being slave to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. I will take you as my own people, and I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God, who brought you out from under the yoke of Egyptian. Verse 8, and I will bring you to the land I swore with uplifted hand to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob, and I will give it to you as a possession. I am the Lord. Ang mga pangyayari tagubilin sa Exodus ay inilarawan bilang pag-aalala sa Panginoon. Ng kanyang mga pangako at tipan kay Abraham at sa mga patriarka. Narinig natin sa Exodus 2:6 na binanggit doon ang mga patriarka, which is ito yung sila, Abraham, Isaac at Jacob. Ito yung covenant na pinanghawakan ng Diyos sa mga lipi ng mga Israelita. Ang pangako ay umabot sa mga apuhan ni Abraham
at sa lahat ng bansa sa mundo. Kabilang dito ang lupain o ang tahanan ng Israelites na sinahop ng kalaunan ay sinahop nila Joshua. Maraming mga supling or numerous offspring na magtitiyak sa kanilang patuloy na pagkilanlan o preservation of lineage of the Jews. At ang huli ay pagpapala, the blessing of God, ang Diyos ang nagmamalasakit sa kanila at sa iba pang mga bansa. Ang katuparang mga ito, ng mga pangako ito ay nakaugat sa pagtitipan ng Israel sa Panginoon. Kung makikita natin sa Exodus 34, sa buong chapter, dahil binasa natin is verse 5 to 7, kung makikita nyo sa chapter 34, ang Exodus chapter 34 ay nilalaman ng restoration and renewal of covenant between God and His people. Sa pamamagitan ng mga batas, ito yung Ten Commandments. God ordered Moses to come up to mountain the next morning and bring the new tablet stone. Because in the previous chapter, sa chapter 32, ay winasak ni ni Moises ang Ten Commandments na sinulat niya sa bundok kung saan kinausap siya ng Diyos. At dahil sa sobrang galit ni Moises sa pinaggagawa na pagpapalalo at paghibang ng mga tao ng sa bansang Israelita, ay winasak niya ang mga batong ito. But God meets Moses and reveals His name and His attributes. Ito yung pag-uusapan natin ngayon sa Exodus 34, verse 5 to 7. And God gives instructions through Moses to the people of Israel. Ang lahat ng ito ay nangyari sa pamamagitan ng Diyos at sa pamamagitan ni Moises sa bundok ng Sinai, kung saan isiniwalat ng Diyos ang kanyang sarili at ang kanyang mga ilang katangian. Itong pag-uusapan natin, itong sermon na to ay hango sa sistematikong teolohiya ng pagkilala natin sa Diyos. Ito yung series natin ngayong month of April. Kaya ngayon ang pag-uusapan natin ay ang pagsisiwalat ng Diyos sa kanyang sarili. Hindi natin pag-uusapan lahat ang mga katangian ng Diyos, pero may mga ilan na katangian tayong pag-uusapan dito na pinahita kung paano pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Israelita. Merong isang ancient Greek philosopher na naghatala ng isang teorya na tinatawag na blank state o tabula rasa. Ito ay si Aristotle. Kilala natin siya. Siya isang tanyag, isang kilala na philosopher. Marami siyang mga title dahil sa kanyang angking talino o taglay nitong talino. Itong teori na ito na tabula rasa ay maraming gumagamit sa termino ng mga panahon nila sa first century hanggang sa 17th century. O kahit ngayon, may gumagamit na ilan na mga philosopher na ito ang pinangahawakan nila. Pero ang terminong ginagamit nila na tabula rasa o blank state or clear state na ginagamit nilang termino ito ay hindi pare-pareho ang kahulugan. At ang teoryang ito ay pinalawi at pinayabong ng mga kilalang philosopher sa iba't ibang bansa at ibang ibang siglo. At isa na dito, si John Locke. Si John Locke ang nagpalawig ng teoryang ito noong 17th century. Sabi sa Google, ayon sa Google, ang tabula rasa is the theory that individuals are born without built-in mental content and therefore all knowledge come from experience or perception. Ang tabula rasa daw ay isang teorya ng mga individual na pinapanganak o yung mga baby
O yung mga baby dito, si Juan, si Hugo, no? Ang teorya daw nila, itong mga batang to, itong mga baby na to, na sinilang na kanilang mga ina, ay walang nilalaman na kaisipan. O sa makatuwid, sa lahat ng kaalaman na meron sila, ay nagmumula lamang sa pamamagitan ng karanasan at sariling pangunawa. Gusto ko i-quote yung sinabi ni Spurgeon. Sabi ni Spurgeon, It has been said by someone that the proper study of mankind is man. I will not oppose the idea, but I believe it is equally true that the proper study of God's elect is God. The proper study of a Christian is the Godhead. The highest science, the loftiest speculation, the mightiest philosophy which can ever engage the attention of child of God is the name, the nature, the person, the work, the doings, and the existence of the great God whom he calls his Father. This Spurgeon says, ang punto ni Spurgeon, ang proper study ng tao o pagkilanlan nito ay kailangan kilalanin ang kanyang manlilikha. Ang teoryang ginamit ni Aristotle na pinalawig at pinayabong ng philosopher na si John Locke na ang mga batang pinanganak ay walang laman na tablet o walang built-in na mental o kausipan kumpara sa Diyos na nagpakilala siya sa pamagitan ng tableta o yung Ten Commandments o tinatawag nila natin ngayon na natural law o moral law. Siniwalat niya ang kanyang katangian o attributes sa pamagitan ng kanyang salta, hindi sa bakanteng tableta na tayo ang magpupuno kung anong dapat ang definisyon ng Diyos. Nagpapakilala siya kung sino siya ayon sa kanya at hindi sa ayon ng idea ng mga taong nilikha niya lamang. Our message today is to know God, is to know Him according to who He says He is in His Word. Ulitin ko, to know God is to know Him according to who He says He is in His Word. Ang pagkilala sa Diyos ay ang pagkilala sa Kanya kung sino ang sinabi niyang siya ay nasa Kanyang salita. The point is, God's revelation of Himself is understood through the pages of His Word and experience in actuality to the finished work of Christ. Ang paghahayag ng Diyos sa kanyang sarili ay nauunawaan sa pamamagitan ng mga pahina o ng Biblia at naranasan sa aktualidad sa pamagitan ng natapos na gawa ni Kristo. Ganito pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili noong journey ng mga Israelita. Balikan natin yung text natin sa Exodus 5, verse 5 to 7. Basahin ko po, verse 34, Exodus 34, verse 5 to 7. The Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, is slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children, to the third and the fourth generation. Nagpakilala ang Diyos sa kanyang katangian sa pamamagitan ng mga batas na binigay niya sa tao. Ito yung Ten Commandments. Sa Exodus 32, Moses break the tablet dahil sa pagre-rebelde ng mga Israelita at katigasan ng kanilang mga ulo. God revealed His attributes. Sa verse, at makikita natin to, ito yung point number one natin. Sa verse 6, the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious.
This ito yung unang katangian na ni-reveal, pinahayag ng Diyos sa Israelita. Unang-unang naharinig nito ay si Moises. Verse 6, the Lord, a God merciful and gracious. We are saved by grace through faith. In Ephesians 2:8, for it's by grace you have been saved through faith. And in this is not from yourselves, it is the gift of God. Nagpakilala ang Diyos na siya'y mahabagin at sagana ang kanyang grasya sa kabila ng pagkalimot ng mga Israelita. In a previous chapter, doon pinakita doon sa previous chapter ng 32 to 33 Exodus ay paan naging rebelde ang mga Israelita at nakalimot agad sila sa kapangyarihan o sa pagpahayag ng Diyos sa kanila. Gumawa sila ng mga sarili nilang Diyos-Diyosan. Pinangunahan pa ni Aaron na sinabi niya doon na tipunin niyo lahat ng mga ginto sa akin at ibigay sa akin at gagawin nating Diyos-Diyosan. Kung tutusin, pwede nang iwan ng Diyos ang mga taong ito sa kanilang pagiging palalo at mahibang dahil sa kanilang kasalanan. But sabi nga sa verse 6, ang Diyos ay mahabagin at mayaman sa grasya. Kaya na lamang binayayaan ng Diyos ng grasya sa pamagitan ng kanyang salta at niligtas niya ng Diyos ang mga taong ito sa mga sarili nilang kaisipan. God is a passionate God na mayroong pakialam sa kanyang mga anak. Sa kabila ng ating walang pagiging walang pakialam sa nararamdaman ng Diyos sa ating paglimot at pagkasala. Tayo'y nagiging walang pakialam. Tayo'y nagiging palalo. Mabilis tayong makalimot sa mga grasyang binibigay sa atin ng Diyos. Pero dahil sa mahabagin niya at mayamang biyaya ng grasya, niligtas ng Diyos ang sanlibutan dahil sa kanyang grasya at hindi dahil sa ating mga sarili. Tayo'y mga palalo, makalimutin at makasarili na nakabase sa ating kasayahan at kaginhawaan. Niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grasya. Pinakita ng Diyos ng mga oras na iyon ang kanyang kayamanang grasya sa bansang Israelita. At hindi lang sa mga Hudyo o sa mga Israelita pinakita yun. Pinakita niya rin ito sa salta niya sa New Testament. Ginamit niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Tuloy natin yung verse 6. The Lord, a God merciful and gracious. And his second attributes na pinakita ng Diyos dito, slow to anger. God did not wait for us to be holy to be saved. Hindi niya hinintay na tayo ang maging banal para maligtas tayo. In Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us while we were still sinners. Christ died for us. Tulad ng mayamang grasya, ay pinahayag niya rin ang kanyang sarili na mahirap maarok ang kanyang pagiging mahabagin at siya mismo ang gumawa ng paraan para alalanin ng tao ang kanyang pangako, salita at kung sino siya. Tulad ng pangako niya kay Abraham na ililigtas niya ang kanyang mga tao at iyon ay napangyari sa pamagitan ni Kristo Jesus. God showed His love to the people through His Word and Christ Jesus. Hindi lamang sa mga Hudyo, pati rin sa ating mga hintil, ay pinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ni Kristo. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak at inayaang mamatay sa cross ng Kalbaryo para tayo maging banal sa kanyang paningin. Hindi hinintay ng Diyos
na tayo'y maging banal sa ating sarili, kundi mismo siya ang gumawa ng paraan para maging banal tayo. At pinakita niyang pagmamahal na ito sa pamamagitan ni Kristo. Ang ikatlong katangian na binigay ng Diyos o pinahayag ng Diyos sa verse 6. Number 1, God is merciful and gracious. Number 2, slow to anger. And number 3, abounding in steadfast love and faithfulness. Nothing can separate us from His love. In Romans 8:38-39, sabi dito, "For I am sure that neither death nor life, nor angel nor rulers, nor things present now, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord." His abounding steadfast love and faithfulness of God is to His people. Pinakita ng Diyos ang kanyang saganang pagmamahal sa ating mga tao, lalo na sa mga sa kanyang mga anak. Pinakita ng Diyos dito ang kanyang pagiging banal at pagiging makasalanan ng tao. Pero God assure and keep His children to His work of the word and power of Satan. Tiniyak naman ng Diyos na at iingatan niya ang kanyang mga anak sa mga ginagawa o sa gawa ng mga mundo o sa kapangyarihan ni Satanas. Tiniyak ng Diyos na tayo'y mapipreserve niya. Tiniyak ng Diyos sa pamamagitan ng binigay ni Kristo na iniwan niya ng banal na Espiritu na magpapabanal sa atin at magpapatuloy, magsusustain sa atin sa mundong ito. We are foreigners in this world. Tayo mga niligtas ng Diyos ay hindi na kabilang dito sa mundong ito. Walang makagawa nito kahit sino sa ating mga sarili. Kahit tayo ang pinakamarunong o pinakamalakas sa ating paningin, ay hindi natin matitiyak na tayo'y maliligtas. Hindi mo masasabi sa iyong sarili na mapipreserve mo o makikip mo yung salvation na meron ka na binigay sa'yo ng Diyos dahil sa iyong karunungan o kalakasan. Tanging si Kristo, tanging ng Diyos lamang ang makapag-preserve nito. Tapat ang Diyos sa kanyang mga salita at pangako. Kung paano tinupad ng Diyos ang covenant niya kila Abraham, Isaac at Jacob noong mga panahon na yon, na sa kabila ng mga palalo o paghibang ng mga taong ito sa kanilang mga kasayahan o mga panandaliang kaginhawaan, ay pinatuloy na pinakita ng Diyos ang pagiging niyang tapat. Ngunit pinakita niya rin na siya ay nagbibigay ng hatol sa mga makasalanan. Ang pagpahayag na ito ay binubuo ng kanyang pangalan, ang kanyang katangian, ang layunin ay upang ipaalala sa atin, tayong mga nakaharinig ngayon ng mga mensahe sa Old Testament, sa New Testament, ay pinapaalala nito na ang layunin ay paalala ng Panginoong Diyos nang gumawa ng mga pangako at tumutupad ng kanyang mga pangako. Binibigyan katiyakan at binibigyan babala tayo, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kagandang loob sa atin, kung hindi niya iiwang walang parusa ang may kasalanan.
dahil siya ay isang banal, banal, banal na Diyos. Ito ay tumutukoy sa tapat na hustisya at ganun din tumutukoy sa banal na puot ng Diyos kung saan may kaparusahan. Ang tatlo sa mga iilan na katangian ng Diyos na pinahayag niya sa Exodus 34 verse 5 to 7 ay ilan na mga katangian ay sumasailalim sa balanse na katarungan at kabutihan ng Diyos. Ngayong narinig natin kung sino ang Diyos at ano ang kanyang katangian, ano ang dapat maging resulta nito sa ating individual na buhay. Ito yung pinakita sa text na to sa Exodus 34 verse 8 to 9. And Moses quickly bowed his head towards the earth and worship. And he said, "If now I have found favor in your sight, O Lord, please the Lord go in the midst of us, for it is a stiff-necked people, and pardon our iniquity and our sin, and take us for your inheritance." Ultimately, the revelation of God will result to every knee will bow and every tongue will confess that He is the Lord. Ang pagpapahayag ng Diyos ay magriresulta. Dapat ng mga tao ay bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag na ang Diyos ay nag-iisang Diyos. The point is here, there is a change in living and knowing God. Nung narinig natin to, narinig ni Moises ang gantong proklama siya ng Diyos sa kanya, ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pananaw at sa kanyang pamumuhay at sa kanyang pananaw at pagkilanlan sa Diyos. Kung naintindihan natin na ang Diyos ay siya'y banal at nagpaparusa, meron dapat pagbabago sa ating pamumuhay. Nabasa natin sa Exodus 34 verse 8 to 9 na si Moises ay nagpatira pa at lumuhod sumamba. Ang dapat nating maging resulta sa ating sarili, number one is worship and acknowledge the true God. Tinignan ni Moises na mataas ang Diyos sa anumang meron na inooffer ng mundo. Nang nalaman natin ngayon na ang Diyos ay banal at nagpaparusa sa may mga kasalanan, dapat tignan natin ang Diyos na mas mataas kaysa sa mundo. Bigyan natin ng halaga ang ginawa ni Jesucristo. Magkaroon tayo ng pananabik sa pangalawang pagdating ni Kristo. Paano? Sa pamagitan nito ay magkaroon tayo ng pananabik sa mga means of grace. Itong mga paraanan ng biyaya na binigay sa atin ng Diyos, magkaroon tayo ng pananabik, isiksik natin ang ating mga sarili. Moises, bow down. At ganun din tayo. Let's worship our God and acknowledge the true God. Don't miss out the Lord's day and the Lord's table. Maging mabigat sa ating mga puso kapag hindi natin nakakasama ang kapatiran o hindi natin narinig ang salita ng Diyos na kasama ang kapatiran. Mabuti tayo. Sapat ang Diyos sa atin. Binigay niya ang iglesia sa atin. Number two, sa verse 11, makikita natin in Exodus
34:11. Sabi ni God dito, observe what I command you this day. Behold, I will drive out before you the Amorites, the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Hivites, and Jebusites. Merong pangako na binigay ng Diyos. Una, worship and acknowledge the true God. Number two, obey the command of God. Sundin natin ang mga utos ng Diyos. Kahit na labas ito sa mga plano natin, sa ating mga layunin sa buhay, matuto tayo magtiis sa paghihirap para sa katwiran at kabanalan. Magkaroon tayo ng pakialam sa kabanalan ng Diyos at wasakin natin ang ating pagiging kasakiman. Number three, in verse 17, sabi ni God dito, you shall not make for yourself any gods of cast metal. Tulad na nangyari sa Exodus 32 to 33, chapter 32 and 33, pinaalala ulit ni God, ng Diyos, sa buong Israelita na huwag nang sasamba muli sa mga ginagawa nilang Diyos-Diyosan. Tayo, wala tayong ganun eh. Pero ang ating sarili, madalas ay nagiging idolan natin. Nagiging mga idols natin. Ang mga trabaho natin, ang pamilya natin, ang mga mahal natin sa buhay. Iwaksin natin ang mga idolo sa ating buhay. Kalimutan ito at itoon ang atensyon sa natapos na gawa ni Kristo. Huwag na tayong magpakabulag sa mga ino-offer ng mundo, ng mga panandaliang aliw, panandaliang kasayahan, panandaliang kahanginhawaan. Magtiis tayo. Walk in a narrow path. In conclusion, ngayong narinig natin at nalaman natin ang mga katangian ng Diyos na siya'y banal, matuwid, at naglilingap ng kanyang mga anak. Naway huwag tayong abusuhin ang pag-ibig at grasya ng Diyos na pinatatamasa niya sa atin. Huwag tayong maging tulad ng mga Israelita o ng mga tao sa Biblia na kahit pinahayag ng Diyos sa kanila ang kanyang sarili at patuloy na tinutupad ang mga pangako, ay patuloy pa rin silang pagiging walang bahala at pagiging walang pakialam sa pagiging banal ng Diyos. Ibigay natin ang dapat na pagsamba sa Diyos na nagbuo ng idea, hindi tulad ng sinabi ni John Locke o nila Aristotle. Mismo ang Diyos ang nagbigay ng idea sa atin. Nagpakilala siya sa atin, binigay niya ang kanyang katangian. Huwag tayong umasa sa ating mga emosyon at maging mayabang sa kaisipan. Pakinggan natin at sundin ang kanyang banal na kasulatan kasama ng ating mga kapwa mananampalataya. Gawin nating maging saligan at kanlungan ang kanyang katangian at ang kanyang pagka-Diyos. For the believers, tulad ng sinabi ni Paul sa Romans 12:1, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ang ating buhay ay maging isang handog na buhay, banal at karapat-dapat sa Diyos. Dahil ang tinatamasa nating buhay ay binayaran na nag-iisang anak ng banal na Diyos. Huwag tayong maging palalo at maging marunong kaysa sa Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia, aralin ang kanyang salita, at paglaon nito ay huwag tayong magduda at mag-alinlangan sa kanyang salita. Dahil sapat ang pinakita at ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Kaya ituon natin ang buhay natin kay Kristo at sa simbahan. For the unbelievers, tulad ng mga Israelita, wag natin iasang ating mga sarili sa mga kayanan. Tanging na kay Kristo to ang tunay na pag-asa at buhay. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Tanggalin mo ang iyong tiwala sa iyong sarili. Huwag kang maging mayabang. Huwag kang maging palalo. Maniwala ka sa natapos na gawa ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Ama na mapangyarihan sa lahat, mahabagin, nagpaparusa sa may makasalanan. At ganun din, naglilingap ng iyong mga anak. Salamat po sa inyong salita sa oras na ito. Nawa Panginoon, na nalaman namin ang mga katangiang ito, itong attributes na ito. Ito lang yung mga ilan sa mga attributes nyo. Ito yung ilan lang mang sa mga katangian nyo. Nawa, hindi namin abusuhin ito, kundi lagi naming alalanin ang pagka-Diyos nyo. Kayo'y banal. Dapat kami ay maging banal. Tulungan nyo kami sa pamagitan ng binigay nyong banal na Espiritu sa amin, mang nagpapabanal sa amin at magsusustain sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa naginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na biniyaran ang aming mga kasalanan upang maging karapat dapat kami sa inyong paningin. Salamat sa inyong grasya. Salamat sa iyong pag-ibig. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen.